Hello mga ka-SFT, today is Wednesday, February 17, 2021. Nananatiling nasa Alert Level 1 ang Bulkan Taal kahit lagpas 100 na ang mga naitatalang pagyanig sa lugar. Ayon po yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Dagdag pa ni PHIVOLCS Director Renato Saludum Jr., patuloy daw ang pagyanig sa lugar dahil sa pagkulo ng tubig sa ilalim ng bulkan at dahil sa acidic component ng tubig at gas, kaya posible pa rin ang pagputok nito, kaya pinapayuhan ng lahat na lumayo sa Volcano Island. Suportado ng League of Provinces of the Philippines o LPP ang panukala na ilagay na sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang buong Pilipinas pagpasok ng Marso. Ayon kay LPP President at Marinduque Governor Presbytero Velasco, pabor sila sa mas maluwag na quarantine protocols dahil nakikita naman daw ang polisiya ng gobyerno sa muling pagpapagalaw ng ekonomiya. Nais din daw nilang magkaroon sila ng otoridad na magbaba ng lockdown o baguhin ang quarantine status kung kinakailangan. Pero babala ng Octo Research Team, magiging mapanganibraw kung isa sa ilalim ang Pilipinas sa MGCQ. Pasado na sa Senado ang panukalang batas na gustong gawing libre ang mga dialysis session ng mga senior citizen. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2053 o Free Dialysis for Senior Citizens Act of 2021, magiging libre ang lahat ng 144 dialysis session na kinakailangan ng isang senior citizen na may kidney disease. Sa kasalukuyan, 90 dialysis sessions lamang ang sakop ng PhilHealth, kaya malaking tulong daw kung masasakop din ang mga matitirang dialysis sessions. Paalala po, muli bukas na ang voter registration at pwede po kayo magparehistro kahit Sabado. I-download lamang ang form sa Comelec website at ipasa ang application mula Martes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. sa Office of the Election Officer. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Tandaan niyo ba si Lola Teki na nakikicomputer lamang sa isang sikat at social na computer shop sa Makati? Meron na siyang laptop ngayon, pero may isa pa pala siyang hiling. At yan ay ang makita at mayakap, yung kanyang anak na isang taon na niyang hindi nakikita dahil sa pandemya. Kilalanin natin si Lola Teki sa report na ito ni J.M. Encinas. Ang gadget store na ito sa Makati, tila naging opisina na ni Lola Zenny. Dahil bago pa siya dumating, nakahanda na ang kanyang lugar at upuan. Pero si Lola Zenny, nakikigamit lang pala ng demo gadgets para makapag-internet. Yung talaga ang dream ko, magkaroon ng laptop. Pero yung brand na gusto ko, hindi ordinary laptop. Ang eksenang ito, nakuna ng isa sa mga customer ng gadget store na si Walter So. Kwento ng mga staff, madalas pumupunta si Lola Zenny para makigamit ng gadget at makausap ang kanyang mga kaanak dahil wala raw siyang sariling laptop. Kasi nga, nakakagamit ako ng laptop doon, so nare-reach ko sila. Pero yung cellphone ko nga kasi, maliit lang yon, hindi katulad nung gadget na parang nasa television. Tila naging blessing naman kay Lola Zenny ang pagkaka-upload ng kanyang photo online. Matapos ngang mag-viral ang larawan ni Lola Zenny 2 days ago, at kahit nasa gitna pa tayo ng pandemic, marami pa rin talaga ang mabubuting loob para magbahagi ng kung anong meron sila. Kaya naman ang handog nila kay Lola Zenny, para sa iyo daw po, para hindi ka na daw po gamit at magkaroon ka na ng sarili mo, MacBook. Bagong laptop. So Lola Zenny, ano pong masasabi niya sa bagong laptop niyo? Over happy ako talaga. Salamat po sa nagbigay. Hindi ko lang mabanggit ang pangalan niyo, pero salamat po talaga. 4 na taon nang pabalik-balik sa nasabing gadget store si Lola Zenny. At mas dumalas ang kanyang pagpunta ngayong may pandemic. Malaki po ng pagpapasalamat ko sa gadget store at pinapayagan nila ako na makagamit ng libreng laptop at libreng internet. Lalo po ngayon, nag-iisa ako, siyempre nakakalungkot. Kaya lang, dahil sa merong silang, nagkaroon ako ng pribilehyo na makagamit ng kanilang facilities, napakalaki po na nawawala ang kalungkutan kasi nakakausap ko yung mga kamag-anak ko.
Sa boarding house na ito nakatira ang 78 anyos na si Lola Jenny. Solo at mag-isang namumuhay. Alas 9 ng umaga, nagsisimula ang araw niya. At para kahit papaano, malibang at hindi masyadong mamiss ang dalawang anak at mga apo, paglalakad ang naging libangan niya. Napaka-importante nga po ng paglalakad. Kasi sabi nga, may sabing, sitting can kill you. So kailangan po, very active tayo at any age. Halos bawat batang makikita sa kalsada, binibigyan niya ng tsokolate. At pagdaan sa paboritong karinderya, palagi siyang bumibili ng mami o turon. Araw-araw, umaabot ng halos sa 5 kilometers yung nilalakad nitong si Lola Zenny para makarating dito sa isang mall sa Makati kung saan nandito yung gadget store na kanyang pinupuntahan. Pero bukod sa makausap ang pamilya, isa pa sa paborito niyang gawin ang mag-research at turuan ng sarili ng mga trend online. Pag ikaw wala ka ng interest sa mundo, talagang matanda ka na. Pero kung palagi kang interesado ng sa mga ibang maraming bagay, hindi ka matanda. Para ka lang, parang bata na tinitingnan mo, wow, ang ganda ng mundo, wow, ganito pala. So, you just wonder about all creation. Labis naman ang pagpapasalamat niya sa mga staff ng gadget store dahil kahit hindi gaanong maalam sa gadget, tinuturuan siya ng mga ito. Napaka matulungin po and very, very accommodating. Kaya nga po ako nawiwili na pumunta doon. Ang dami kong natututunan. Pagkailangan ko, hindi ko maintindihan, i-assist nila ako. Pero, sa kabila ng mga biyayang natanggap, may isang bagay na palagi niyang pinagdarasal na mangyari. Ang makita at muling mayakap ang anak na mahigit isang taon ang nagsisilbi bilang frontliner. Eh, miss na. Kasi bihira ko rin siyang makita kahit noon. Gawa ng palagi nga sila sa mga disaster areas. O kung wala namang disaster, nagtitrain siya ng rescue. Habang abala si Lola Zenny sa kanyang paglalaptop, isang hindi inaasahang tao ang bumisita. Si Jobert, ang panganay na anak ni Lola Zenny. Nagulat nga ako nung sinend sa akin. Tinignan ko mabuti kung si mama nga yun. And nung na-realize ko si mama nga talaga, then pinost ko rin doon sa wall ko. Ramdam ko ang higpit ng kapit ni Lola Zenny sa kamay ng anak. Ito lang kasi sa ngayon ang pwede niyang gawin. Isang frontliner o training and response officer for disaster and emergency responder si Jobert. At dahil matanda ng ina, hanggat maaari, sa online lang muna sila nagkakausap. Dahil sa pandemic, kailangan safety tayo lagi. Hindi din kasi tayo sure lagi kung baka mamaya dala ko yung virus. Kaya ingat tayo. Actually, 1 year hindi kami nagkita dahil nga dyan. Salamat na salamat po talaga kasi matagal ko nang hindi nakikita. Kaya lang, mas importante yung trabaho niya kasi para sa bayan yun. So, nag-ano tayo. Tayo ang nag-a-adjust para sa kapakanan ng bayan. Pamilya na ang turing ni Lola Zenny sa mga staff ng gadget store. Kaya naman, ipinakilala rin niya ang anak sa kanila. Doon sa Angel na nagbigay kay Mama ng power map, thank you very much. Napakabuti ng puso nyo. So, napakahalaga po nung bigay nyo dahil ito po ay magagamit talaga ni Mama. Lalo na sa pag-communicate sa amin, tsaka doon sa mga apo niya na matagal niya din nakikita. Ang tagal ng kanilang di pagkikita, tila napawi ng sandaling pagsasama. Dahil wala nang araw mas mahalaga pa kundi malaman na ligtas sa banta ng virus ang mga taong mahal natin. Ang simpleng pagtulong sa kapwa at pangunawa, maaaring magbigay ng positibong epekto sa isang tao. Sa panahong tayo ay dumaranas ng krisis at tanging sa teknolohiya lang tayo umaasa para makausap ang mga mahal natin, ito isa lamang patunay na walang pagsubok ang hindi natin kakayanin, lalo na kung may mga taong handang umagapay sa atin. I am J.M. Encinas. I stand for truth.
Ang ilang lupa sa Los Baños, Laguna halos nasa 3 dekada na sumisingaw o umuusok. Pero yung ginagawa raw ng pagtatambak sa singawan na lupa, delikado. Ayon sa FIVOX, here's Happy Espiritu. Madidinig nyo na kumukulo ang tubig. Yan yung mga rest house lang. At pagka nga nagkaroon ng hindi maganda pangyari sa aming lugar, eh mag-aalisa lang yung mga yan at iiwala yung mga rest house. Eh ngayon, ang problema ay yung kami mga mismo mga taga rito ang maapektuhan niyan. Developers came in, gumawa ng karsada, tinambakan. That's the time, again, after 10 years, doon na naglalabasan yung mainit na tubig. This is not a matter of na tinatakot ang tao o ano. Kilala ang Los Baños, Laguna na go-to pasyalan dahil sa iba't ibang hot springs dito. Mainit at nakaka-relax na tubig, ngunit ito na rin ang kinababahala ng ilang residente dito. Ang nandiyan po, hot spring. Yan lang ang nandiyan. Ibig sabihin po, bago po ito. At maaring ito ay cause ng mga tuloy-tuloy nilang ginagawang activities na pagtatambak at pagde-develop, expansion ng kanilang subdivision. Yung po ang sinasabi ko, na hindi natin pwedeng baliwalin at sabihin na lamang na isa natural thing. Ang natural po dyan ay yung hot spring. Halos isang buwan na umano ang nakalipas bago masilip ng barangay officials ang naglalabasang usok dahil hindi kaagad sila pinahintulutang makapasok sa private subdivision na ito. Hindi kami pinapapasok doon. Dati po, naroroondahan ko yon. May nagpunta po rito ng taga-ibang baryo from Calamba. Nagja-jogging sila doon eh. Eh kilala ko po, nagkataon kilala ko. And he reported to me na kung alam ko na yon. Kasi hindi ko alam. So, pinilit ko makapasok doon, pumunta doon. Makikita ninyo sa aking likuran na tila malakas pa rin ang lilalabas na usok dito sa isang subdivision. Kahit malayo pa lang ako, mararamdaman ko na ang init na inilalabas nito. Yung pong nakikitang usok o steaming sa isang subdivision ay manifestation lang yan na merong mga thermal area o mainit na lugar sa paligid ng Mount Makiling. Ang nangyari siguro, dati nang merong thermal area dyan na natabunan at yung tubig na mainit ay dumaloy doon sa culvert at syempre, nagkakaroon ng steam at itong steam ay lumalabas doon sa storm drain, yung pinakabutas. Ayon sa DENR, ang mga lugar na ito ay pinaniniwala ang singawan ng init na galing sa ilalim ng lupa o swamp areas. 1991, nag-start ang development doon sa swamp area ng Tadlak. Ay, halos sabay-sabay yan, nagtambak. Ang patuloy na pagtatambak na ito maaaring makaapekto hindi lamang sa itinatayong subdivision, kundi pati na rin sa mga karating na kabahayan. Meron isang thermal area sa isang lugar, ay huwag mong pagtatayuan o tatabunan. Kasi ang tubig na yan ay lilipat lang sa ibang lugar. Pangalawa, yung tatabunan mong lugar, hindi mo pwedeng tayuan ng kahit ano yan na bahayan kasi hindi yan stable, malambot na lugar yan. Kung masyadong active yung pagpapakulo ng tubig, syempre, yung strength ng lupa ay hindi maayos. Pero doon lang sa lugar na active yung hydrothermal activity. Isa si Angela sa mga residenteng nagtataka at nababahala sa mga usok na naglalabasan sa kanilang lugar. 49 years na po na residential. Dito na rin ako pinanganak, dito na rin ako lumaki. Tapos sa resort na to, 27 years na akong caretaker. Taong 1990 nang subukang maghukay sa isang bahagi ng lupa na ito. Hindi ito na kaya ng tabunan noon, kaya dito na nagsagawa ang FIVOX ng pag-aaral taong 1991. Ito yung hot spring na umaano siya pagka buwan ng August, nalabas talaga ang init niya. Tsaka yung nasingaw siya talaga ng... Noon sumisingaw siya, may oras yan eh. 6 o'clock ng umaga, parang humihinga siya. Tapos yung makapal na usok ang lumalabas dyan. Hindi rin umano nila matansya sa ngayon ang pressure sa ilalim ng lupa, kaya't kahit kailan ay hindi makampante si Angela para sa kanilang kaligtasan.
So, ngayon, nangangamba ako kasi maraming tinatambakan. Baka nga umulit-uli yung pagputok niya ng malakas. Sa mga drainage na lumalabas, ang usok, at saka kumukulo talaga. Mismo ako nakita ko eh. Pinuntahan ko yung lugar na yon. Kita ko talaga ang kapal ng usok tapos kumukulo dun sa loob ng drainage. Di ba, posibilidad na hahanap talaga siya ng butas para makahinga siya talaga ng maganda. Wala kami paglilipatan kasi halos lahat to, ano nang makiling. Wala kami pupuntahan at wala rin kaming tatakbuhan. Talagang suma total, tabon kaming lahat. Yun ang pinangangamba ko. Sana mahinto yung ano, yung pagtatabon. Bigyan natin ng hinga yung ating kalikasan. Di ba, nakakatakot eh. Sinamahan ko ang grupong kilusang lawa kalikasan at ang ilang barangay officials para sa kanilang ocular inspection. Sa isang karatig na subdivision sa pinuntahan ko kanina, makikita naman natin ito. Wala nang umuusok dito sa tinatawag nilang isa pang vent dahil tinambakan na ito ngayon. Wala nang usok pero makikita natin na medyo basa pa din ang kanyang loob. Ah, ito na, ano na to. Oh, natakpan na yan eh. Dati umuusok yan eh. Ang heat vent na ito, nilagyan ng harang para ipreserba umano kapag nagsimula nang gawin ang subdivision na ito. Agad din naming napansin ang dalawang trucks na ito sa katgirikan ng araw. Nag-ano po kami, yung mga tubig dyan, nililipat namin dito. Kasi aanohan yung tubig, nakaplanong idiretso sa kanal. Bale, parang tinutuyo po yung tubig dito. Okay. Kasi ang alam ko po, lote po ito. Tapos kapag medyo apaw na, aanohan na lang po ng backhoe para labasan ng tubig. Sa ngayon, naiipon lang muna to. Abangan, ano ang peligrong hatid ng pag-usok ng drainage sa isang subdivision sa Laguna? Aming nilibot ang ilang subdivision kasama ang grupong kilusang lawa kalikasan at ang ilang barangay officials. Sa isang karatig na subdivision sa pinuntahan ko kanina, makikita naman natin ito. Wala nang umuusok dito sa tinatawag nilang isa pang vent dahil tinambakan na ito ngayon. Wala nang usok pero makikita natin na medyo basa pa din ang kanyang loob. Ang heat vent na ito, nilagyan ng harang para ipreserba umano kapag nagsimula nang gawin ang subdivision na ito. Binisita rin namin ang ilang pang heat vents na na-identify ng grupo noong mga nakaraang taon dahil sa naglalabas ito ng malakas na usok noon. Dati kasi dito lang kami, oh, dito kami naglalakad. Punta rito. Yan. Ito pa yung malayo, ayun pa yung bakod. Oh. Dito lang kami naglalakad, kita na eh. So, andyan yon. Natakpan niya ng dirt. Dito ako dati nakatira. Yan yung bahay niyan. 1989, nandiyan ako. Ito yan yung swamp, yan yung ano, yung heat vent. Ito yan. Yan ang heat vent. Nagtungo rin kami sa ilang kabahayan na lumubog o naapektuhan dahil sa itinayo sa isang swamp area. Yan yung bahay ni Dante Lantin na lumubog. Noong 1994. Yan lumubog na bahay dyan. Yung mga bato pa to, kikita mo pa yung footage yung bato. Yung katabi na yan, yung katabi ng bahay na yan, yung harapan na yan, yan lumubog. Isa rin ang lumang bahay na ito, nakitang-kita ang naging epekto o paglubog dahil sa tinambakang swampland. Na-repair na lang nila eh. Kita naman eh. Ilan lamang ito sa maaaring maging epekto ng pagtatayo ng kabahayan sa isang malambot na lupa. Hindi dahil sa lindol, kundi parte ng Mount Makiling. Pero ayon sa Vivos, wala umanong dapat ikabahala sa sitwasyon ng Mount Makiling at sa nangyayaring steaming sa subdivision. Ang Mount Makiling ay hindi active volcano. At yung mga springs niya na mainit ay normal sa isang vulkan. At kung talagang magkakaroon ng bagong magma na aakyat sa isang vulkan, yan ay mararamdaman ng tao sa superdami ng lindol na ma-produce habang ang magma ay umaakyat. Kailangan niyang biyakin yung mga bato sa ilalim kasi wala pa siyang daanan. Pero wala po tayong nararamdaman ganun o nade-detect. Pinalilibutan man ng bulkan ng Laguna, wala rin umanong dapat ikabahala rito.
yung sinasabing seven craters sa San Pablo area ay partiya ng mga tinatawag naming Maar or one-shot volcano. Dahil isang beses lang siya pumutok, karamihan dyan ay inactive volcano. Kasi nga, yung supply ng magma ay hindi continuous. So napakaraming mga vulkan sa Laguna, Batangas area at hindi nakakapagtaka ni may mga mainit na tubig. Ang mga bato na nabuo ng magma ay mabagal mawala ng init at yung groundwater ay napapakulaan pa. Ang pangamba ng grupong Kilosang Lawa Kalikasan baka maulit ang pangyayari noong 1992. Sinabi ni Punong Bayan na pagka tinabunan niyan, ang mga swamp areas niyan, magkakamayroon ng reaction, magkakamayroon ng pagtaas ng temperature ng underground water at magkakamayroon ng localized explosion. Siguro after 2 months, nagkamayroon nga ng localized explosion. Ibig sabihin, pumutok doon sa loob ng isang bahay. 1993, may pagsabog na nangyari dito sa Barangay Tadlac, dyan sa Home Along Dorides. Dahil sa pangyayaring ito ay naipatigil noon ang pag-develop sa Barangay Tadlac. Ilang beses na sinubukan tawagan ni Kapitan Bobit Meneses ang developer ng subdivision patungkol sa ginagawang pagtatambak dito. Ayaw na rin po kami papasukin ng guwardiya roon, kaya kagagaling ko lang po ngayon sa police station at humingi po ako ng assistance. Opo, opo. Siyempre po, katulong ako nag-reach out po kung ano magkakaroon ng linaw. Nakausap ng kabilang panic para po magkalinawan. Kaso wala po eh. Lahat po ng telephone number, inalungkot ko na. Nakausap ko ang project engineer na nakatalaga sa subdivision pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag at sinabing makipag-ugnayan sa kanilang legal department. Sumangguni din ako direkta sa legal and licensing department at inirefer sa akin ang isa pang abogado sa kanilang kumpanya ngunit hindi nito sinasagot ang aking tawag. Ilang beses din akong nagpadala ng sulat sa kanilang opisina. Nobyembre noong nakaraang taon ang pinakahuling pag-uusap ng Kilosang Lawa Kalikasan sa may hawak ng ginagawang subdivision. Mga sinasabi na meron daw ditong kabunoy? Kumunoy. Ay binigyan ko po ng instruction co-cover na ganito, defense, at yung po ay gagawing parke na, no? Yun din po yung pangalawa na kamunoy din, bakuran na rin ng ganito at lagyan ng malaking karatula na hindi kailanman gagalawin yun. What we are worried now is, this is a wetland. This is a vent. This place is a vent. Not just a pothole, not just a few, tatlong butas, no. This could be anywhere from hundreds to maybe 2 or 1. But still, this is part of the wetlands. Aliban ko sa sinasabing kumunoy, talagang singaw nito eh. Steel vent ito ng ano. Kaya yung nakikita akong pagtatambak, hindi yan magtatagal eh. Uukin din yan ng steam. Sa mga panahong nangangamba tayo sa ating kaligtasan, lalo na't kung kalikasan ang pinag-uusapan, pakikinig sa payo ng mga eksperto at pag-iingat ang kinakailangan. Ako si Abby Espiritu. I stand for truth. Mga KSFT, takot daw yung mga vaccine manufacturer ng COVID-19 vaccines na magpadala ng kanilang bakuna dito sa Pilipinas nang wala yung indemnification law. Ito yung magsasabi na wala silang pananagutan kapag nagkaroon ng mga adverse effects dun sa mga binakunahan ng kanilang COVID-19 vaccine. Kaya for the record mga KSFT, nanganganib na ba ang ating kasunduan sa Pfizer kung saan 117,000 doses ng COVID-19 vaccines ang pwede nating matanggap? Maybe under the temporary delay, pero ang ano po natin ay alagaan natin, usap po natin. And we agree na talagang ano na yung Pfizer naman po yung commitment nila na magkaroon po ng bilateral ano po ayusin na pa rin po namin. So sa nakikita ko yung Pfizer most likely po matutuloy po yung ano natin. Ang nakita nang natin yung tinatawag nating yung delay because they're still contemplating kung ano po magiging final mutual agreement po sa indemnity agreement. Hinahanap kasi ng Pfizer-BioNTech ang indemnification law ng bansa. Ilalagay doon na hindi maaaring kasuhan ang mga vaccine manufacturers kung may magka-side effects sa bakuna nila. They just want the assurance because of the
reason na nalaman nila nga yung nakaroon ng kahablahan dito sa Legbaxia. So with this, actually kahapon, nagkakaroon kami ng explanation na as much possible hindi mangyari, considering that yung projected ano natin, projected target natin are adults at saka mayroon tayong tinatawag na informed consent. So yun po ang ano, yun po ang ina-assure po namin sa kanila na talagang yung ano, yung sitwasyon po ngayon ay iba, dahil considering also na ngayon po ay may pandemic at saka may emergency situation po tayo, at ang gobyerno po ay nagagaranti na tayo po ang ano, tayo po ang magano po ng tinatawag na responsibility just in case may meron tayong tinatawag na severe adverse effect. Kung kayo ang tatanungin, dapat na ba tayong mag-alala na wala pa rin dumadating ng mga bakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth. Thank you mga ka-Stand for Truth, dahil muli na naman po tayo nakapagdala ng mahigit 1 million views. Si Ricky patay matapos pagbabarilin itong Miyerkules ng kanyang kapitbahay sa Las Piñas na si Ernesto Francisco o kilala bilang Mang Boy, 71 taong gulang. Ang dahilan, naingayan sa motorsiklo. Habang ginagawa ko itong story na to, medyo napapaisip ako nung una eh. Dahil kaya ba talagang pumatay ng isang tao nang dahil lang sa maingay na motorsiklo? But it happened. Nang dahil sa init ng ulo, hindi makontrol na init ng ulo, nagawa yung ganitong insidente. Alam naman natin na ang mga tao, kapag pinangunahan ng init ng ulo, ay hindi na nakakapag-isip ng maayos. Ang daming pwedeng mangyari. Kinuha niya yung baril niya, ayaw paawat dun sa... May umawat na isang babae sa kanya. May baril na pala siya. Nagulat kami. Yun na yun. Tapos una, naputukan ako. Pak, dalawang putok yata yung narinig ko pam sa akin. Tapos buti nakaiwas ako sa isa dahil yung anak ko parang may gumanon daw sa tenga niya rin ng isang bala. Kaya pasalamat ako, sir, na yung anak ko ligtas po. Nakatakbo po yung anak ko. Nung nakita ko nang nakaano yung anak ko, parang... napaganon ako, tinamaan ako sa tagiliran. At hindi bago yung mga ganitong balita sa atin. May mga ganito na ring insidente ng mga nangakaraan. Kung maaalala nyo, yung Nuesca shooting incident, di ba? Na parang dahil din sa init ng ulo, hindi napagana na maayos yung tamang pag-iisip, nangyayari yung mga ganitong sakuna, mga ganitong insidente. Kaya una pa lang, kailangan natin ng mahabang pasensya. Hindi natin kailangan pairalin yung init ng ulo. Naiirita man tayo o naiinis man tayo sa mga bagay-bagay sa paligid natin. We always have to check ourselves kung nasa tama pa rin yung pag-iisip natin. From that, mapipigilan natin yung mga ganitong insidente. Alam naman nating maingay, alam naman nating nakakainis, pero diba, mas malaking perwisyo ang pwedeng mangyari kapag pinairal natin yung init ng ulo natin. Tutok lang mga KSFT at patuloy po kami na maghahatid ng mga makabuluhang balita online as we stand for truth. And that's all for today mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth.